aking bidang pet! Ikaw ba ay pet lover? Meron ka bang letmaku? Cute, clingy, pabebe, o may pet problem? Ito ang segmentong para sa inyo. Dahil dito, pet nyo ang bida. Ano man yan? Ayan mga kapitbahay, welcome natin sa ating program si Miss Joy Tolentino. Ayan, isang, ano matawag sa mga nag-aalaga nito na pag-ibon, bird lover. Diba may dog lover, cat lover. Iba for mom, for parent. Ito po, ayan ang kanyang alaga, isa pong African lovebird. At ano, cockatiel. Tama ba, Miss Joy? Good morning! Cockatiel! Good morning! Kamusta po tayo? Morning po! Mabuti naman! Good morning! Opo! Ayan, Miss Joy! Teka, asan ba tayo? Saan ang location natin? From Calapan City po kami, Oriental Mindoro. Wow! Ako alam ko maraming ano. Hindi, mukhang maraming magandang pasyalas sa Mindoro. Ay, upo! Hindi lang ganda yung travel. Ayan, kamusta po yung ano, panahon dyan, Miss Joy? Ay, napakainit din. Kapareho din sa ibang lugar siguro, mainit. Kasi ang Mindoro, napapaligiran siya ng water eh. Kaya talagang yung singaw ng init dito, matindi din. Oh, kaya nga, no, talaga sabi nga eh, wala nang ano, sisidlan o sisilungan. Mm-hmm. Pero Miss Joy, kwentuhan mo muna kami, paano nagsimula yung hilig natin mag-alaga ng ibon? Actually, nung una, hindi naman din ako bird lover. Kasi nung bata ako, syempre lahat naman tayo mostly exposed tayo sa cats and dogs lang. Madalang yung mga nag-aalaga ng birds. Nagka-interest lang ako kasi yung mister ko, siya talaga yung naunang mag-alaga ng lovebirds. Tapos, na-tsempo pa nung pandemic, di ba lahat tayo na napunta sa pag-hobby, marami tayong time para naging plantita nga rin ako eh. Tapos, yun, tinry ko mag-alaga ng birds. Sabi ko, try ko kaya kung kaya ko silang paamuin. Tapos, doon nagsimula na nagkaroon ako ng isang African lovebird na handfeed na sobrang napaamo ko siya. Pag nagpo-post ako sa FB ko, natutuwa yung mga friends ko, nabibilib sila na napaamo ko ng gusto yung African lovebird. Tapos nung last year, dahil ini-encourage na rin ako ng mga friends ko na, ay ma'am, mag-train ka ng birds, ganyan. Nag-search-search ako, nakapanood ako ng mga videos ni Kuya Onard, actually, yung nagbe-bird show. Doon ako natuto magsimula ng basic tricks ng lovebird. So, ibig sabihin para self-study to, DIY, tama mo? Okay. Ano, natutunan kay, ano, kay YouTube University. Yes. Teka muna, gusto ko malaman, Miss Julia, anong reaction ng ibon na sinubukan niyo siya mapaamo? At ang sikreto kasi talaga doon, dapat ano pa lang siya, inakay pa lang siya, sisimulan muna siyang i-handfeed. Parang ikaw yung magiging mami niya. So, literal talaga na hand, papakainin mo sa kamay, sa palad mo. Gamit yung syringe. Yung ganitong syringe yan. Tapos, i-feed mo sa kanya yung formula. Meron din mga bird formula. Parang sa tao din, may formula tayo nabibili. Tapos, akala niya mami ka niya. So, lagi ka niya lalapitan, ganyan. Mas madali po kasi paamuin yung inakay kesa yung matured na, medyo challenging na po talaga yung mahirap. Bali, pag sinabi nating inakay, hanggang kailan yun? Ilang months ba? Mga ganun katagal po yun. As early as 3 weeks, pwede mo na siyang i-handfeed. Ayun. Ano pa yun? Kunti pa lang yung feathers niya. Oh. Parang sisi pa lang talaga siya. Akala ko tinuka ka na agad. Eto muna, anong behavior ba ng ibon at nagustuhan mo sila? Nung una talaga, ang talagang na-attract ako dun sa itsura ng birds. Kasi ang ganda-ganda naman talaga nila. Ang dami nilang iba-ibang kulay. Plus,
Tapos yung chirping sound niya, di ba nakaka-relax? Ano po siya? Wait. Ay, hindi. Yeah. Mahaba yun. Tweet lang lata. Short. Hindi bagay sa amin. So, ang totoo yung kulay and then the sound. Yes, relaxing. Ayun, relaxing. Tsaka ano yun, parang pagbukas mo pa lang ng bintana o kaya pagbukas mo ng pinto mo, yun sila maririnig mo, nakaka-relax pag umaga. Yes, parang nasa paradise. Tapos ang dami ko pang plants sa tabi ng mga birds. So, ang ganda. Ah, talagang iba yung ano no, yung benefits na nakukuha ni Joy. Yan. Mm-hmm. Eh paano po ano, 'di ba? Dati po nabanggit niyo po hindi po kayo nag-aalaga lang po talaga kayo, like hindi niyo pa po sila tinuturuan ng mga tricks. Paano po tayo napunta sa 'yon, yung mapunta sa pagtuturo o pag-bird tricks po? Yung may mga nag-encourage sa akin kasi nga na-amaze sila na wow, na napapaamo po. Then sabi nila, "Mag-try mo mag-bird tricks." Nung nagkaroon ako ng chance na magkaroon uli kami ng inakay. Ayun, sinimulan kong subukan. Nanonood ako ng YouTube, nanonood ako ng Facebook, yung mga trainers din ng birds. Ginaya ko sila. Tapos nagulat din ako, sabi ko, parang ang bilis ko siyang magawa. So na-encourage na rin ako sa, na-motivate na rin ako ituloy-tuloy, pati yung medyo advanced tricks, nagawa ko na rin. Gano'ng katagal mo inaral? Actually, nag-start ako ng tricks, last year, so mga September yun. Tapos nagugulat ako yung basic tricks, kaya ko siyang gawin in one day. Ituturo ko siya sa bird in one day. Actually, mga 30 minutes sa umaga, 30 minutes sa gabi kasi may work din ako. Kaya natuwa talaga ako, sabi ko, baka ako ay may gift sa pagtitrick sa birds. Tinuloy-tuloy ko na po siya. Ayun. Tsaka magandang din po yun, yung kapag, yun nga nasanay silang, yun yung hand feed. Kasi parang mas madali silang sumunod kapag ganun, no? Yes. Tapos, Miss Jude, pero paano ba yun? Lahat ba ng ibon pwedeng turuan? O meron lang na specific na klase ng ibon? Hindi talaga lahat sa palagay ko pwede kasi may ibang birds na hindi talaga siya pwedeng i-train. Meron talagang pang wild lang sila, pang outdoor lang sila. Pero yung mga expert talagang mag-train, possible naman talaga kung sisimulan mo siya sa inakay. May iba nga kahit uwak na titrain nila kasi matalino nyo yung uwak. Kahit eagle, kaya din nila. Basta masimulan nila na mapaamo ng maaga. Pero ang common po talagang tinitrain is African lovebirds, palakits, cockatiel. Kasi sila yung medyo talagang pang-pet. Nasa friendly side din sila. Kaya yun po yung common talaga. Ba nagro-roll pa dito? Anong ibon niya? Anong pangalan? Ayan si Sky. African lovebird. Sky! Siya din yung hawak mo kanina, no? Yung naka-close up lang. Si Sky. And then, sino pa yung isa? Si Angel, yung kakatail. Aba, ang galing ah. Naku, pag nakita nyo, mga kapitbahay ah, yung mga tricks na ginagawa ni Joy sa kanyang alagang si Sky. Naku, pinapaikot niya, iikot doon sa daliri niya, sa kamay niya. O, di ba? Ang cute. Tsaka pati kulay, puti. Tapos may bagyang kulay asul sa kanyang balahibo. Pero hindi naman po sila high maintenance sa ganyan, mga pagkain, mga vitamins, ganyan. Siyempre, kailangan din po nila yon. Ay, hindi naman. Kung tutuusin ko, compared sa dogs and cats, mas less yung maintenance nila. Kasi mas konti sila sa mag-consume ng food. Kung bibigyan nyo naman sila ng vitamins, mas konti din yung consumption nila. So, mas madali kung tutuusin po. At sabi nga nila, kung yung dogs, para ka daw may baby, pagka dogs ang inalagaan mo. Itong birds, kaya mo magmaraming birds. Kasi madali lang po sila, lalagyan mo lang sila ng food doon sa cage nila. Tapos yun, okay na po sila sa ganun.
Eh, teka muna, Joy, paano yan? Sabi mo nga, mainit na rin eh. Anong pangangalaga ginagawa natin kapag sa ibon naman, ganyan, mainit ang panahon? Yes, kasi ang ibon, syempre parang tao din, affected din talaga yan sa init. In general ho, talaga, yung mga outdoor birds, sila po talaga yung pinakakawawa. Kasi ang ibon, mag 40 degrees Celsius, pwede na ho yan ma-heat stroke eh. Eh, lagpas-lagpas na ho tayo sa 40 degrees, di ho ba? So, yung mga nasa outdoor, kailangan talaga nila ng masisilungan. Kung makakahanap sila ng masisilungan, mga puno, o kung saan man, mga establishment or buildings dyan na pwede nilang masilungan, safe sila. Pero pagka wala, madi-dehydrate po talaga sila. Kapag ka naman ho yung mga alaga natin na nasa indoor, yan, medyo safe po sila kasi kaya natin i-control kung yung temperature na kinalalagyan nila. Siyempre, dapat ho kung natatapatan ng araw yung kulungan nila, inilipat ho natin. Kasi hindi ho nila kakayanin talaga yung init ngayon. Hanggang ideally 37 degrees Celsius yung medyo comfortable pa sa kanila, kaya nilang i-tolerate. More than that, medyo mahirap na ho yun sa kanila. Pero ikaw, Joy, paano mo nalalaman na ano, na iinitan yung mga alaga mo? Pagka ho nakita nyo actually yung ibon na nakabuka yung bibig niya, ang dapat ho kasi talaga, lagi lang siya nakasara. Pag nakita nyo na naka-open siya ng medyo matagal na oras, ano na po yun? Ibig sabihin, nahihirapan na ho siya huminga. Tapos, may possibility na ho na heat stroke siya. Kaya dapat ho, mag-aantayin na mangyari yun. Dapat laging dehydrated. Lalagyan ho ng tubig, yung kanilang feeder. Malamig din ba, tubig? Dapat ho laging may tubig. Tsaka pansin ko din ho, ang consumption nila sa tubig, mabilis, doble. Yung dating nire-refill ko, ganito lang, twice ko na siyang ginagawa. Kasi talagang naiinitan sila. Inom sila ng inom. Ano yan po? Naliligo din po ba sila? Pinupunasan, yes, ano? Yes, pwedeng lagyan nyo sila ng bird bath. Yung parang nasa maliit lang na bowl na tubig. Kusa silang naliligo. Pupunta sila doon. Ah, talaga? Naliligo talaga sila. Naglalaro rin sila ng parang tubig. Oh. Yes. So, tapos, pwede ng plug pwede kanina. Baka malunod kasi pag ginawa natin batya. Oo, yung nga eh. Pag swimming sa ayun po, gano'ng kalalim yung sabi niyong bird bath? Basta ano lang po siya, yung hanggang paa lang, mga ibabaw ng paa lang. Oo, yung spray-spray kasi may ibang ibon. May ibon kasi kami dati. Ang pangalan niya, Pogi. Pag ini-sprayan namin siya, nagagalit siya. Nagagalit. Kaya na ba? Nareklamo. Kaya meron pong ganun. Pero sa init ngayon, yung si Angel ko nakakatail, dati ayaw niya. Ngayon gusto niya na din sa init. Eh, Miss Joy, ano yung pwede nating ano, dapat i-considera, paalala rin sa mga kapitbahay, sa mga gusto mag-alaga ng ibon. Yan, yung African Parrot. Doon po sa mga gusto mag-alaga ng ibon, usually, syempre, simula pa lang yung mga newbie pa lang. Ang masasuggest ko po, dapat piliin niyo yung ibon na akma muna para sa beginner. Usually, yan po yung para kids. Kasi sila po yung mas friendly. Hindi ho masyadong masakit manuka. Mas madali ho siyang i-alagaan. And maliit siya, so yung space po na kailangan nyo is maliit lang din. Kahit small cage, pwede na rin po sa kanya. Yun po yung pang-beginner. I suggest na dun po magsisimula muna bago tayo lumipat sa mas malaki na birds. Kasi iba na po yung maintenance pag mas malaking birds. Ayan. Eh, pag halimbawa, so ibig sabihin, ito pang newbie. Eh, sa katulad mo na gusto mag-train, may specific type din ba ng breed ng ibon? Sa akin po, sa ngayon talagang nandun pa lang ako sa African Lovebird, tsaka yung cockatail. Nandun na, mga mababait din naman sila, though sa bata po kasi talaga, I suggest parakeet lang. Kasi medyo masakit po manuka talaga yung African Lovebird pag hindi maamo sa iyo. Tapos, syempre, mas bigger yung bird,
mas high maintenance, mas mahal. So, sa ngayon, doon lang muna ako sa medyo budget-friendly din. Ayan, eh, ikaw, anong plano mo? Dadagdagan mo pa po ba yung ano? Ilan na ba yung alaga nating ibon, Joy? Marami na po akong birds. Marami na po kaming birds. Yung aking personal na alaga, dalawa lang sila. Yung hunted na mga birds. Okay. Pero yung mga... Yung sa mister ko, ay madami na ba sa 20 birds na po yun. Hala! Madami na! Eh di, ibig sabihin, ano reaction niya nung pati kayo nag-alaga na rin? Natuwa naman siya kasi syempre na-influence niya ako. Mm. Pero mas magaling na ako sa kanya mag-train. Ayun naman pala eh. Nataig ni Missy si Mr. Ayun, baka gusto niyo pong batiin ang new family. Binabati ko yung mami ko, yung papa ko, tsaka yung mga anak ko, Jake, Jude, pati yung mister ko si Fred. Hello! Ayan. Pero Miss Joy, ang balita ko, sabi nila, ano, parang rare daw yung mga babae nag-hand feed, tama ba? Anong masasabi niyo doon? Medyo napansin ko rin po talaga yan. Kasi lahat po ng mga sinurch ko na nagtitrainers ay talaga mostly lalaki. Pero meron din naman po iilan. Siguro talaga mas inclined yung boys, yung sa mga ganyan, manok, sa birds, mas inclined sila na magustuhan talaga yon. Ayun, baka sa susunod may title na si Miss Joy, Reina ng Iba na. Ng ano, ng African Parrot Lovers. Ayan. Maraming salamat po sa panahon ninyo. Thank you. Ayan. Hindi ko lang masabing payakap nga. Hindi pala, paano ba yun? Itatap yung head ng mga bird. Ayan. Ang ating nakakwentuhan po para sa ating bidang pet ay si Miss Joy Tolentino. Ayan, bird trainer po ng African Parrot Lovebird and Cockatiel. Yung ba yung spell ulit? Basta yun na yun. Hindi, totoo naman. Ang gaganda nila. Tapos pati kulay, no? Tsaka magarbo sila tingnan. Pag may pagpasok mo ng bahay, alam mo yung, oo, sige, maano tayo pag may lang may aso. Hindi, gusto ko yung pagpasok na, ano? Pagpasok. Bird cheer. Oo. Nag-tweet-tweet. Kasi ang bagal eh. Tweet. Parang nagnanakot na yun. Tweet. Kaya